Hello mga kasabong, magandang araw po sa inyong lahat, no? Welcome dito sa ating muting YouTube channel, Pobreng Mananabong. Mga kasabong, yung ating topic ngayon, magbibigay lang ako ng mga basic tips para maiwasan natin na magkaroon ng sapola yung ating mga alaga, no? Ito, mga basic lang to mga kasabong. Kung matagal ka ng sabongero, alam mo na to, pwede mo nang skip tong video na to, wag mo nang panoorin. Pero pag baguhan ka pa lang, dito, tapusin mo tong video na to, may matutunan ka, mapupulot kang mga konting kaalaman mga kasabong para maiwasan na magkaroon na sapola yung ating alaga, no? Pero bago ko pa simulan mga kasabong, makikisuyo po ako sa inyo yung mga bagong viewers natin. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin yung subscribe sa ibaba at yung bell button para lagi kang updated pag may bago akong video na i-upload dito mga kasabong. Okay, huwag na natin patagalin, no? Ito, basic tips para maiwasan na magkaroon na sapola yung ating alaga. Bakit kailangan walang sapola yung ating alaga? Kasi pag may sapola yung ating alaga, may taba sila sa puwitan. Pagdating sa bakbakan mga kasabong, mabagal silang kumilos, no? Mabagal silang kumilos at madali po silang hihingalin, no? Kailangan walang sapola yung ating alaga. Ito mga kasabong, ano bang dapat natin gawin para maiwasan na magkaroon sila ng sapola? Ito mga kasabong, no? Huwag tayong mag-overfeeding sa ating mga alaga, no? Huwag sobra sa patuka. Kung binibigay mong patuka sa iyong alaga, 35 to 40 grams, yun lang, 'di ba? May takalan kayo mga kasabong sa inyong patuka. Yan lang yung ibigay ninyo, huwag nyong dagdagan, huwag mag-overfeeding para hindi magkaroon na sapola yung ating alaga. Kasi dyan magsisimula na magkakaroon sila ng sapola pag mag-overfeeding tayo. Okay? Kasi dati may kakilala akong mga kasabong, nagpapatuka siya, may takalan siya, pagkatapos niyang bigyan, pag maubos mga kasabong, dinadagdagan niya. Kasi yung sabi niya, kawawa daw, gusto pang kumain ang kanyang alaga. Laging tandaan po mga kasabong, hindi po baboy yung inalagaan natin, no? Kaya huwag tayong mag-overfeeding. Ito mga kasabong, meron pa. Dapat exercise natin paminsan-minsan yung ating alaga. Kahit 3 times to 2 times a week mga kasabong, exercise natin yung mga basic na exercise lang. Yung magpapakaskas tayo, magkakahig, magsasampi mga kasabong, no? Kahit 2 beses isang linggo or 3 beses isang linggo mga kasabong, no? Para maiwasan natin na magkaroon na sapola yung ating alaga, dapat may exercise sila. Okay? Ito mga kasabong, dapat yung inyong talian ng inyong alaga mga kasabong, hindi masyadong malilim, no? Hindi buong araw malilim. Dapat makasabong yung ating tinatalian ng ating alaga, nasisikatan din sila ng araw. Okay? Nung nasisinagan sila ng araw, ng init ng araw. Mas maganda makasabong yung talian natin sa ating mga alaga, no? Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga kasabong. Dapat naiinitan sila. At tapos, ha, alauna hanggang alas 5, mga kasabong, malilim na, hindi na sila nasisikatan. Ganyan, makasabong, no? Dapat nahati yung kanilang talian, no? Dapat sa umaga nainitan sila, tapos sa tanghali pwede ring na maging malilim na yung kanilang hindi na mainit yung kanilang talian. Okay? Kasi pag buong araw maksabong na sa ilalim ng puno yung ating talian, hindi sila nasisikatan ng init ng araw, magkakaroon sila ng sapola maksabong. Mas maganda kasi yung nainitan yung kanilang pangangatawan. Okay? At ito pa mga sabong, dagdag pa, huwag ninyong laging ilagay sa kulungan yung alaga ninyo. I-cord nyo yan maksabong, gawan nyo yan ng tipi. No, gawan nyo yung TP maksabong. Huwag nyo yung laging ilagay sa kulungan maksabong, kasi pag lagi na sa kulungan yung alaga natin, hindi sila na-exercise, hindi sila nakakaskas, no, diyan sa mga lupa. Lalo na maliit lang yung kulungan natin. Kaya kain lang ng kain, walang exercise, nagkakaroon sila ng taba. Okay maksabong. Ano pa ba? Wala na siguro, no? Wala na siguro akong maidagdag pa. Kung may gusto kayong idagdag pa makasabong na mga tips dyan para maiwasan magkaroon ng sapola yung ating alaga, pwede niyo comment dyan para mabasa ko at mabasa ng mga viewers natin, ng mga baguhan, no? Malaking tulong na yan makasabong. Okay, yun lang. Hindi ko na ulitin, no? Mga basic tips yung sinasabi ko. Basic lang yun para maiwasan na magkaroon ng sapola yung ating alaga. Okay, hanggang dito na lang makasabong, no? At gagawan ko rin ng video makasabong sa susunod nating upload na yung kung magkaroon ng, kung may sapola na dito, paano maiiwasan magkaroon ng sapola sa next upload natin makasabong ng mga tips. Kung may sapola na sila, ano ang gagawin natin para matanggal yung sapola? Yan na naman ang gawa natin ng video makasabong. Okay, thank you. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa time sa pagpapanood. Ingat kayong lahat. Mabuhay tayong mga sabongero.